What is up guys? At muli ako nagbabalik para gumawa ng isa na namang video tungkol naman ito sa mga gamit ko. Kung nakaraan nakita nyo na nag-unbox tayo ng tawag dito ng lapel mic at gumana siya, no? At good news yun, gumana siya. Ngayon naman ay breakdown to ng mga gamit ko, no? Bibigyan ko kayo ng mga bibigay ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko for vlogging. Syempre kasama na ito yung cellphone ko na ginagamit ko para mag-video. At ngayon ay pakikita nyo kung ano mga gamit ko talaga sa kung ano mga equipments or gears na kasama ng cellphone ko para magawa ang isang video na katulad ng mga ginagawa ko for the past few weeks, years na nga may taon na nga akong yun. At ayun, simulan natin dito sa aking unang gamit. Let's go! Unahin natin itong lens na to na ginagamit ko. Isa siyang wide lens. Itong Momax, ayun o, di ba kita? Oy, di ba kita? Itong Momax 110 degree wide ang wide 10 mm. So, ito yon. Ganito siya kaliit, yan. Ito siya. Ito yon, yung ginagamit ko. Wide lens siya. Tignan nyo ah, kung paano magbabago. Yan, ganyan siya ka-wide pag meron akong lens. Yan, pag wala, ganyan. Balaki ng mukha ko. Tapos, meron din siyang macro. Pag iniikot mo lang, syempre, may iba talaga may ganito eh. Wide and macro, kasama. Pag ito naman nilagay ko, hindi nyo makikita, di ba? Oha! Wala, di ba? Ito yung ginagamit ko lens. Nga pala, nakuha ko to. Hindi ko naman nakuha. Binigay sa akin to ng tita ko. Binigay sa akin ng tita ko to. May letter pa. So, galing to sa amo niya. Binigay niya sa akin to. Siguro, 2012. Tagal niya nakatingga sa akin dahil meron akong cellphone na wala namang front cam. Hindi ko rin magamit. Hindi ko alam kung saan makagamit. So, matagal siya nakatago. So, itong wireless na to, nagamit ko siya nung nabili ko to. Yung binigay to sa akin yung cellphone. At nag-umpisa ako mag-video. Video-video. Ano-ano lang. Yun. So, malaking tulong siya para, syempre, para wide nga. Papakita ulit sa inyo kung gano'n siya ka-wide. Ganyan siya ka-wide, malaking tulong siya sa akin. No? Malaking tulong siya sa akin para hindi na ako ganyan, hindi na ganyan kalayo yung ano, ganyan malayo eh. Malayo masyado yung distance from my phone or my vlogging to para sa kung gano'n kalayo sa akin. So pag ganito, pag nilagay ko to, kahit malapit akong ganyan, kita ako. Pwede. So, ayun. Number one, itong wide lens na to. Momax 110. Hindi nag-focus. Momax 110 degree wide. So, ayun. Itong aking wide lens. So, let's go sa ating next clip. Kinabit ko na yung aking wide lens. Kasi nahihirapan ako mag-video. Napakalayo. Next, ito binili ko, in-order ko to sa Shopee. Itong phone clip. Phone clip ba tawag dito? Phone holder para sa aking dito, sa pagkapit dito sa cellphone na to. Binili ko siya magkala ba around 50. Tapos, shipping fee 150 yun. So, 100 ko siya binayaran. No? Matagal na rin siya sa akin. Mga siguro mag-isang taon na rin nung binili ko to. Siguro ito yung isang taon na rin nung binili ko to. Kasi may una akong Gorilla Pad. Binigay ko sa kapatid ko tapos pinamigay niya. Diba? Ang galing. So, ayun. Siyempre, kinuha ko to akin to. Para naman may maganda akong gamit, no? Para may maganda yung pagkakapitan ng cellphone. Kasi yung libre sa Gorilla Pad, napapangitan lang ako kasi anytime, pwedeng lumuwa, pwedeng matanggal, pwedeng mahira. Ito, safe dito. Pero ito lang, problema dito, ito hindi to goma. Ay, goma ba to? Goma siya pala, goma.
Acrobat. Ito yung ano, parang ano siya, styro eh. Ewan ko, basta malambot siya. Malambot tong ito. Tapos pwede mo siyang ito dito, itong bilog na to, ito. Yan, tapos ito meron pa. So kahit anong angle ng cellphone na ibababa mo or ilalagay mo sa tripod, gorilla pad or kahit anong tabletop yan, pwede mo siyang ilagay kung saan-saan. So ayun, this is my second item. Yan, isa-isa ko siyang ikakabit sa aking setup. So let's go. Yan, and for our next gear, itong Andower tabletop. Andower tabletop. Yan, Andower tabletop. Wait lang, kasi natin yung cellphone pa. Itong Andower tabletop na to ay nabili ko sa halagang 337. Kasama na dun yung shipping fee kasi labas siya ng bansa. So, nung ano, sinamahan ko yung kaibigan ko na bumili ng kanyang vlogging setup, no? Sinabi sa akin nung nagtitinda na wag daw ako bibili ng Andower kasi daw plastic made. Totoo naman, plastic siya. As anytime, pwede siyang mabali. So, plastic to, plastic to, plastic to, plastic to. So, itong ano, dito yan. Yan. Tabletop ko siya. Ito yung ginagamit ko pang video. Yan. Tapos dito lang yung ikot. Hindi mo na kailangan ito ikutin. So, pag gusto mo, masipag ka naman, pwede ikutin mo. No? Yan. So, itong ano, ginagawa. Ay, bida kayo. So, itong tabletop na ito, nabili ko siya sa Lazada. Yan. Sa Lazada, worth 337. Hindi ko alam kung ba't naisipan ko mag-Andover. Hindi ko alam kasi nagandaan lang ako sa design. Tabletop kasi siya. Napaka, parang chill lang niya, no? Pag nakatayo lang siya, ganyan. So, ano, ito nga siya sabi ng nanay ko na order ako ng order, di ba? Ito, in-order ko sa Shopee, ito sa Lazada. Tapos yung mic ko, in-order ko sa Shopee. So, ayun, wala pa namang sisira sa kanila. Yun. So, ayun, this is the Andover. Tabletop, pero plastic kasi siya, kaya siguro pag naka ano, pag may pera bibili ako yung high end na, no? So ayun, we're going to our last but not the least for our gears, equipments, ko ano man tawag niyo. So ayun, let's go. Kung napapansin nyo, mas mataas na tayo. Syempre, nilagay ko na yung ano, tabletop ko. So, ito pinaka-last, no? Ito pinaka-last. Syempre, ito yung napanood nyo na nag-unbox. No? Itong lapel mic na to. Ayan. Sabi ko sa inyo, ito bakal itong mahirap. Itong clip-clip na to. Kasi yung loob na ito bakal. So, nabili ko siya sa halagang 127 plus shipping fee na 50 pesos. Tapos nakakuha ako ng voucher na worth 10 pesos. So, 167 ko siya nabili. So, kung napanood yung una kong video na ginawa ko to ng review, so, ulitin ko na ito nga pala yung haba niya kasi haba lang ng wingspan ko. Yeah. Kasi haba lang siya ng wingspan kong itong ano na to, mic, lapel mic. So, hindi na ako mahirapan kung gaano man siya kahaba. Hindi ko nga alam kung saan ko ilalagay. Sabi ng kapatid ko, nung pinanood niya yung video ko dito daw, ay sabi ko kasi dito ko lalagay sa may lens. So sabi niya sa akin, dito ko daw ilagay sa akin, dito sa aking damit. Yan, dito ko daw ilagay para namang mong ano, mong reporter. Yan, dito daw. So, nagbibideo na ako ngayon. So, mamaya makikita nyo. Pag nag-conclude na ako, makikita nyo na all set na lahat. Lahat nakakabit. So, ayun. Itong nabili ko to. Yan. Wala naman masama yan sa pagbili na kaya. So, ayun. Itong mic, ito yung huli kong binili. And ito yung kumompleto sa aking gear. So, let's go. Conclude na natin kung ano meron nga tayo. Ayun, at maraming salamat dahil nanood ka. No, nanood ka dahil tinapos mo yung video hanggang dito. So, maraming salamat kung nakatulong ako sa'yo or hindi. Ang papapayo ko lang ay katulad niya ng ibang YouTuber na mag-invest tayo sa gusto nating gamit, no?
pag-investigate sa gusto nating gamit sa or kahit anong pag-ipunan natin, pag sumikapa natin, no, pag dumiskarte tayo, hindi yung diskarte kung nanahako, no, hindi yung diskarte mali, pero yung dumiskarte tayo sa mabuting bagay, mag-ipon tayo, magtrabaho, kung ano ba man gawin natin, no, magsipag, di ba, determinado sa lahat ng gawain. So ayun, sabi nga ng favorite kong YouTuber na si Roger Rocker, na nung sa tuts ni Roger na lagi ko pinapanood yun kasi favorite ko yung mga gear niya. Yun na dapat huwag tayong magsettle sa murahin lang. So dapat sabi nga high end yung mga dapat gamit natin. So kung wala naman, taga muna tayo, tapos pag nagkaroon, dun tayo bumili ng high end. So ayun, maraming salamat dahil yun lang. To conclude this video, maraming salamat dahil nandiyan ka, no? Salamat sa 180 na subscribers na nanatili. And ayun, maraming salamat dahil nga na lumalago ang ating channel. And maraming salamat. And this is an update video. So watch out for more. So maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe sa baba. And God bless you all. See you again sa next video. Bye-bye.